Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So nung makaraang video topic natin, pinag-usapan natin ang mga karakteristik ng ibang bloodline, karakteristik ng mga hatch, karakteristik ng mga sweaters, at karakteristics ng iba-iba pang mga manok. So ngayong araw na to, pag-usapan naman natin ang isang particular na bloodline na sumikat nung unang panahon at hanggang ngayon nag-e-exist pa rin. So in fact, sila ang halos pinanggalingan ng mga modern na mga manok ngayon na talagang nananalo at umi-score. So kumbaga timeless ang galing nila, timeless ang cutting. So itong hawak ko, this is a John Bishop Kelso. Ito yung broodcock na kinuha ko kay Sir Albert Madlambayan na anak ng mga in-import nila mga Kelso. So it so happens na na-impress ako sa mga nakikita kong laban ng Madlambayan Brothers gamit ang mga Kelso na to. And last year nagpalabas din ako, nagbreed ako. So nakapagpalabas ako mga 4 or 5, talagang puro sila panalo. Kaya talagang sabi ko exceptional ang bloodline na to. So mga nagpapapuro na din ako ng mga bloodline na John Bishop Kelso. So ang pag-uusapan natin ngayong araw na to is karakteristik ng Kelso bloodline. So mula pa nung unang panahon kay Walter Kelso na nag-originate ng Kelso and sa mga sumunod pa kay Johnny Jumper, so marami talaga ang sumikat na pangalan gawa ng Kelso. So ito, John Bishop Kelso, mayroon pang tinatawag na Travis Clark Kelso, maraming may mga Kelso. And yan pa rin ang mga hawak ng mga old timer na mga breeders and newcomers alike. Kasi nga talagang timeless ang cutting nila, timeless ang cutting and precision ng mga Kelso, lalo pag tumatanda. So itong hawak ko, this is a John Bishop Kelso, dalawang variation to. They come dark red or light red and white legged or yellow legged. So may lumalabas na ganun dahil nga sa mga infusion na rin ng mga breeders na mga nauna sa atin. So to suit their liking or their taste, kung anong kulang sa manok, ini-improve nila. And yun ang mga kinukuha natin na nagugustuhan natin sa pag-develop, sa paggawa ng mga modern na manok. Pero as to ang masasabi ko sa Kelso, for a short period na nakilala ko sila, and then sa observation ko rin sa industry, so nandyan ang mga Johnny Jumper na out and out Kelso, nandyan din ang mga John Bishop Kelso na talagang pinasikat ni John Bishop, ang mga Travis Clark Kelso at iba-iba pang mga Kelso sa Amerika na nauuso ngayon na pinagkukuha na ng mga big time na mga idolo natin sa industriya. So bakit nila kinukuha ang mga Kelso? Bakit nila ginagamit ang mga Kelso? So ang karakteristik ng Kelso kasi is mainly simple lang sila umaway hindi sila masyadong flashy, hindi sila masyadong magaling tingnan. Simple lang, kukonect sila ng isa, dalawa, tapos ka na. So kumbaga ang very notable characteristic nila is cutting. So that is the thing na hindi mo makikita physically sa kanila. Of course, that is intangible na characteristic nila. Cutting. Sabi nga nila, cutting is the name of the game. So talagang itong mga Kelso, simple lang. Abang, pag pinalo mo, pag hindi ka nila kayang upensahan, dedepensa sila, magsa-sidestep, aangat, babangga. Pero pag nakita nilang open ka, at slightest opportunity, papasukin ka nila. So, sa mga nakakasubaybay ng mga ng mga laban ng Madlambayan Brothers, talagang mapapansin nyo, makikita nyo sa laban sa mga big events, sa mga Manila Arena, pag ganito mga darker and then mga yellow legged dirty feet, kurosa siya ng mga Kelso sa mga hatches. So talagang very deadly assassin sila pagdating sa labanan. So mas lalo sila magaling pag nagkakaedad, pag mga 4 years old na sila, superb fighting machines. So talagang napakasimple lang, babanggain ka lang nila ng isa. Pag alam nilang tatamain ka, isasagad nila yung panel, isasaksak sa katawan mo. Isang palo lang, tapos na. So, napakasimple lang umaway ng Kelso. At hindi rin sila sobrang gwapong mga manok. So, ito, tingnan nyo. So, parang normal, regular na manok.
Pero ang importante is what's inside of them. What's inside of them? Yung bloodline, yung potency ng character na pwede nilang ipamana sa mga anak nila. So sa mga naghahanap ng Kelso, ano, so i-PM nyo lang si Sir Albert Madlambayan sa Facebook niya at talagang nandun ang mga authentic Kelso. So ako, konti pa lang ang napapalabas kung puro, kaya I cannot share muna sa inyo. So anyway, so yun ang character ng Kelso, ano, even kay Firebird Game Farm, kay Sir B-Boy Enriquez, talagang magagaling ang mga out and out Kelso nila, dahil nga simple lang sila pumatay. Simple lang. Kumbaga, hindi mo sila kakikitaan ng sobrang galing, ng super na kagaya ng mga sweaters na umaakyat, umuulan ng paa, may habol sa baba, umuulan ng paa. Hindi mo sila makikitaan ng ganun. Kumbaga, ang simple definition is they will throw their punch when it will count. Ibig sabihin, kung kailan lang sila pupuntos, saka lang sila babato ng paa. Kung kailan lang sila tatama, saka lang sila babato ng paa. So kumbaga, isa sa pinakamagandang specimen ng manok na talagang hindi sila masyadong flashy. Yun ang gustong-gusto ko sa kanila. Kumbaga, they get the mission done in a simple, accurate way, most accurate way possible. And talagang napaka-game nilang manok, ano? So ilan ang laban ko na napanood, laban ko mismo, laban ni Sir Albert Madlambayan, na itinatawid pa nila ang panalo. Kumbaga, halos pareho na silang papatay, sumusuka ng dugo. Pag cardio, hindi tumutuka. Pag bagsak, papalo ng isa. Sabay patay. So, syempre, 2 counts yun. Panalo. So, yun ang isa sa mga hinahangaan ko sa Kelso. And best cross sa mga Kelso is hatches talaga. So, ako, ginagamit ko to sa mga Billy Robol, kagaya ng advice ni Sir Albert Madlambayan. So, may mga Billy Robol hatches, siyang reliable na mga hatch. Pinapasok niya sa mga Kelso. Ako, sinubukan ko rin ito sa mga Bruce Barnett sweater ko, and yun nga, maganda rin ang record sa akin. Kaya pinapadami ko sila, nagpapapuro ako sa kanila. So, kumbaga, kung maghahanap kayo ng Kelso, ano, look at them in a simplest eye as possible. They get things done. Direkta sa katawang pag pumatama, masakit, mahapdi, pumatama. Hindi sila maraming kumarga ng paa. Tandaan nyo lang, sabi ko nga, kung kailan sila tatama, doon lang sila magre-release ng power para ipatama sa katawan ng kalaban. Kung kaya kanilang pasukin, kaya kanilang abutin, papasukin kanila. So, that makes them a classic bloodline, a timeless bloodline na nag-exist mula pa nung unang panahon ni na Walter Kelso, ni na Johnny Jumper, and hanggang ngayon, nandito pa rin sa kamay natin. So, we are really thankful for them sa pag-develop ng bloodline na to, dahil hanggang ngayon, nagagamit pa rin natin, nai-enjoy pa rin natin ang hilig natin pagdating sa mga bloodline na to. So kumbaga, isa to sa mga hindi gaanong binabanggit ng mga tao na bloodline, kasi nauso ang mga sweater, pero kung cutting lang din naman ang pag-uusapan, one of the most cuttingest chickens are Kelsos. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. I hope nakapagbigay ako ng konting input and information sa inyo ngayong araw na to. So masumak ko sulit ito ng Team Logis.